Arestado naman ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos umunong bugbugin ng dating nobyang 17 taong gulang pa lang. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa sumbong ng 17 taong gulang na itago natin sa pangalang Esther, agad tumugon ng Manila City Hall Public Assistance. Para arestuhin ang dating nobyo ng biktima na umano'y paulit-ulit na nanakit sa kanya. Tumangging humarap sa kamera ang suspect, pero matapang itong inamin ang ibinibintang sa kanya. Hindi naman bugbog. Talagang kutos lang sa isang tadyak. Hindi naman napigilan ang ina ng biktima ang emosyon. Parang nga raw siyang nabunutan ng tinik nang mahuli ang suspect. May awa po ang Diyos, buhay pa ako. Tutunan ako lumaki yung bata. Unang dumulog sa social welfare ng Manila City Hall si Esther. Kwento ni Esther, halos 2 taon silang nagsama ng suspect matapos siyang mabuntis nito. Pero sa jara mabigat ang kamay nito, lalo na kapag nagsiselos. Bago na ako siya. Paano? Binubugbog niya na ako. Kahit saan po, tinatamaan ako. Nagtatamang hinala po siya. Paano nagtatamang hinala? Kasi po, minsan nauwi siya sa bahay, nakatira po siya. Tapos ako po yung pinag-iinitan niya. Nagpunta raw si Esther sa bahay ng suspect para kunin ang kanyang mga gamit. Pero nang makita raw siya nito, naabutan niya ako. Kiniladkad niya ako. Hinawakan niya yung buhok ko. Inuntog niya na po ako sa pader. Tapos sinuntok-suntok nila ako sa ulo. May bago na raw kasing kinakasama ang dati niyang nobyo. Sa resulta ng medical test ni Esther, nagtamu siya ng multiple physical injuries at hematoma. Sumbong pa ni Esther, kahit nung nagdadalang tao siya, nakakatikim siya ng pambubugbog sa suspect. Yun daw ang nagtulak sa kanya para hiwalayan na ito. Sasampahan ang kasong paglabag sa violence against women in relation to child abuse ang suspect. Kukupkupin din muna ng social welfare si Esther para maipaisailalim sa counseling. Sa mga magulang, dapat sinopin natin yung mga anak natin. Mag-isip muna sila ng 2 beses bago sila pumatol sa isang lalaki. Jamie Santos, GMA News.